At ito na siya, bagong-bago ng itsura. What's up guys, kamusta kayo? So ngayong araw, nandito tayo kasi meron tayong i-restore. So tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-restore ng ukay-ukay shoes. Hindi lang ukay shoes, kahit anong sapatos. Turo ko sa inyo kung paano i-restore. So, simulan na natin. So guys, galing ako ng monumento at bumili ko ng sapatos sa ukay-ukay, syempre. Mababasa nyo naman sa title, ukay-ukay shoes restoration. So, ito yung nabili natin. Ito. Hindi ko size to, binili ko lang to kasi i-restore natin. Ito, nabili ko sa ukay sa halagang 200 pesos. 200 kasi ano to 250, natawaran ko ng 200 pesos kasi tingnan niyo naman, mukha lang siya maputi dahil sa reflection ng ilaw, pero kung makikita niyo talagang sobrang yellowish na, tapos laspag na siya. Kaya yun nga, i-restore natin to. Tingnan niyo nang malapitan, talagang tingnan niyo, ang dumi pa kasi dun sa ukay na yon, talagang balibalibag na yung mga sapatos doon. Kaya talagang magulo na. Tsaka puro alikabok na, ayan. At ayun na nga. Let's go. At ayun nga guys, ito yung mga kailangan natin. Detergent. Zone Rocks. Tapos syempre lalagyanan. Tsaka syempre brush. Pwedeng toothbrush, pero ito gagamitin ko para mas mabilis yung brush ko dun sa client. Una, lagay muna natin yung detergent. Kayo bahala kung marami para mas malinis talaga. Tapos konting Zone Rocks, konti lang. Para sure. Tapos lagyan nyo ng konting tubig, syempre hindi bubula yan kung walang tubig. Kamay na lang natin para mas mahalo agad. Ayan, pag nahalo nyo na siya, tanggalin nyo muna yung sintas ha, para mas malinis. Tanggalin muna natin yung sintas. So pagkatapos tanggalin yung sintas, pwede na nating simulan. Pagtapos nyo ng kuskusin ng detergent, pwede na natin punasan. Pwede kayong gumamit ng ng damit or kahit anong basahan. Pero tissue lang ginamit ko kasi walang damit dito na basahan na. Kahit anong pamunas, pwede na. So yan na. So proceed tayo sa next step. So sa next step, kunin yung detergent na ginamit natin kanina. Tapos isaw-saw nyo lang dun yung yung lace. Yan. Tapos gusot-gusotin nyo na parang naglalaba lang ng damit. Hanggang sa makikita nyo pumuputi na siya. And pag nakita nyo maputi na, pwede na natin banlawan. So tapos na natin siyang banlawan, may kita nyo pumuti. Ngayon, pwede natin, itatapat natin siya sa ventilador para matuyo. So guys, ang technique para mabilis matuyo, ipulupot nyo siya sa hanger. Yan, ganito. Yan, para mas mabilis siyang matuyo. Tapos isampay natin sa ventilador para mabilis matuyo. Iwan lang natin siya diyan. So dito sa next step, kailangan natin ng plancha, ng damit or kahit anong tela, kahit hindi white, tapos papel or damit ulit na
ipang susuksok natin dito sa loob. Para kailangan kasi matulak siya para maplantsa natin. Ayan. Dito sa harap kailangan. Ipatong nyo rito yung basang damit. Huwag masyadong basang-basa. Ipatong nyo lang dito. Tapos siguraduhin yung pantay. Ayan. Ganyan. Tapos simulan natin yung pagpaplantsa. Okay, so tapos na tayo sa pagpaplantsa. Medyo pumantay na siya, pero hindi nyo na mababalik sa dating pinaka-pinaka itsura niya. Kaya proceed na tayo sa susunod na step. So ang next step guys is kailangan natin ng soy sauce. Natira lang to, bigay ni the boy. Konti na lang. Yan. Soy sauce at brush. Para to sa pagtanggal ng yellowish sa sole. Ilagay nyo lang sa yellowish part ng sole. Yan. Huwag masyadong marami kasi sayang. So pagtapos nyo na lagyan ng soy sauce, kumuha kayo ng plastic. Kahit hindi yung sobrang clear, kahit itong plastic labo lang, pwede na. Yan. Kailangan lang natin siyang takpal. Kasi kaya lang naman natin lalagyan ng ganito, para hindi lang matuyo agad yung in-apply yung soy sauce. So ito na, pagtapos na nating lagyan ng cover na plastic, pwede nang ibilad sa araw ng isang oras. Isang oras lang kasi kukunat yung leather pag mas matagal, tsaka magkakaroon ng soul set. Kaya isang oras lang orasan nyo. Tapos pag medyo madilaw pa rin, lagyan nyo ulit ng soul sauce, tapos ganito ulit gawin nyo, tapos ibilad nyo ulit sa araw hanggang sa pumuti siya, paulit-ulit lang. So, yun. So, pagtapos nyo ibilad sa araw, tapos pumuti na siya, punta na tayo dun sa next step. So, dito sa next step, kailangan natin ng acetone at ng bulak or cotton buds. Mas okay kung bulak, pero kung gusto nyo mas malinis talaga, pati yung mga singit-singit, pwede kayong gumamit ng cotton buds. Lagyan lang ng acetone yung cotton buds or yung bulak. Tapos, linisin, i-apply nyo sa may mismong leather. Sa mismong leather. Dahil magre-repaint na tayo. Ito lang ay para mas malinis at matanggal yung mga natirang dumi. So, pagtapos na natin lagyan ng linisin gamit ang acetone, punta na tayo dun sa last step. Ang repainting. Kailangan nyo lang ng Angelus leather paint. Tsaka ng brush. Guys, ganito yung kuhanin yung brush, oh. Para mas madali gamitin. Huwag kayong bibili ng brush no na yung patusok na brush. Huwag ganun bilhin nyo. Ganito bilhin nyo. O kung wala talaga, pwede na rin yun. So, simulan na natin ng repainting. Guys, ito ah, dito sa repainting, huwag kayong magsasawsaw na sobrang dami. Pakunti-kunti lang. Kaya nito, konti-kunti lang. Tapos apply nyo siya dito. So guys, pag nagpapatuyo, tapat nyo lang sa ventilador. Wag na wag nyo tatapat sa araw. Kukunat yung leather niya. So natuyo na siya, pwede na natin siyang patungan ulit ng paint para makuha natin yung pagkaputi na gusto natin makuha.
So tapos na natin siyang patungan. Papatuyin ko na lang ito, tapos kakabit na natin yung sintas. So tuyo na yung sapatos natin, tsaka yung sintas natin. Kabit na natin to. At yun na nga guys, tapos na tayo sa ating Ukay-Ukay shoes full restoration. So ayan, nakita nyo naman yung difference. Kitang-kita naman. Ayan, kung makikita nyo ito, parang bulok-bulok na siya. At ito na siya. Bagong-bago na ang itsura. Kung makikita nyo naman, ayan, ito yung dati. Bulok-bulok na siya. Ayan, pwede na nating itapo. Hindi pwede kasi ito yung Kapares eh. At ito ang Kapares niya. Bagong-bago na, kung makikita nyo. Pwede na ulit pamorma. So ayun guys, kaya ako pala ginawa itong video na to kasi, di ba sinabi ko dun sa vlog ko na, saan ko ba sinabi yun? Basta sinabi ko dun sa isang vlog ko, yung isang Air Force One, ni-restore ko lang. Kaya ang dami nagtanong sa akin dun, at ang dami nagsabi na paturo naman daw kung paano mag-restore ng Ukay shoes. So ito na, tinuro na sa inyo guys. Maraming maraming salamat sa panonood. At sana nakatulong ako sa inyo kahit pa paano sa pagre-restore ng sapatos. Hanggang dito na lang. Guys, kung di pa kayo nagsusubscribe, pindutin nyo na yung subscribe button. Kasi namimigay tayo dito ng sapatos. Pag umabot tayo ng 30,000, mamimigay ulit ako ng sapatos. At ito, this time, yung pamimigay ko sa size nyo na. Kasi yung una, size 7, na pinamigay ko. So ngayong time na to, yung bibigay ko, kung sino man nanalo, size nyo na yung ibibigay ko. Para panalo talaga. So, and guys, hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat. Kung di ka pa nagsusubscribe,